Lungkot daw sila, hindi na sila makapaglaban. You know what the other Americans do? They come here, they marry a local. They marry a local. Tapos, then they have two worlds. Pag-uwi sa Amerika, kung may asawa sila doon, may asawa sila doon. Pagdating dito, para makapaglaro sila. So, nagkaroon ng idea. Kasi yung isang mambiudo, so legit siyang maghahanap ng Pilipina. Tapos dito daw, may mga kausap pag-rasos sa... Kasi nakatira sila sa tabi ng Araneta Coliseum, yung hotel doon, ang tawag doon. Ano po? Ay, yung ano? Dream World ko doon? Hindi. Japanese ano yun eh? Parang... Oo, hindi. Pero chain yun. Marco Polo ba yun? Hindi. Basta, chain din yun. Doon sila nakatira. Pagkakausapin daw yung mga Pilipina, may ilap daw. Hindi sila makakaroon ng conversation. Sabi ko, you know, you're in the city and they're a bit aloof because they don't want foreigners to approach them. But in the provinces, they're easy. Kung ganyan. Where? Down south. To Bohol, Cebu, Dumaguete. Kasi nakikita ko eh. Nagsiseminar kami ni Robby, ng sponsor. Ang daming puti doon. Nanirahan na doon. Minsan makikita ko sa restaurant, kasama yung buong pamilya. Sabi ko doon, it's easy. Gusto nilang bumalik, akong gagawin bugaw. Nasamahan ko. Eh, hindi makapunta-punta. Nasa COVID po, no? Niribaluhan ako. Sabi nila, meron din daw silang Kelso na maayos, red Kelso. Hindi ko na tinanong yung salt. And may mga blacks din daw sila na magagaling. So umorder ako ng Kelso, tapos tinanong ko rin yung black. Ayaw akong pagbayarin. Pinipilit ko, naiiya ako. I'll pay. It's your business. Oh. No. We won't accept your money. It's a gift from us. Yun nga, kasi gagamitin ako. Hindi ka na makakatanggi sa Riboy. Ikaw taga-ulot na. Nandiyan, bring ko rin. So nakakalat na rin sa range yan. Pag nag-harvest, hindi na kasi akong tumataas sa pag-harvest. Dati ako. Sila luni na po eh. No? Oo, meron na silang naka-assign. Dahil pag nakatayo yung tawiran ko, ito ako, yung kung may COVID, babagsak sa akin. Hindi na ako. So, pero alam ko, nakakalat yan. Pero naka-record naman dito yun. Pagka meron ng kinukondisyon, malalaman ko na, kung sino ito, sino yung magagaling. Oo nga po. May susulat din sa whiteboard. So meron din ako, nakuha ang itim doon kay Jeff Hotspot. Tapos nagdagdag din ako kay Kit Cargill kasi nagpanalo ng isang taon eh. Apo. Ang gagaling. Pero dito sa early bird, hindi ko naman masyadong pagagaling. Ngayon, may mga bata-bata, 8 months, 8 and a half, kinakondisyon na, nandun. Kung ano yung last year, nandun yung mga super. Hindi ko maintindihan kung bakit early bird, hindi ganun kagagaling. Dito sa local ang gagaling. Okay. So next, ito yung weekend na dadating na matira matibay, kahit bata-bata sila, papasok na namin. 8 and a half po ilalaban, no? 9. Oo, mga ganun. Pero nakita ko, nag-8 plus eh. Grabe. Tuwan-tuwa ako, bukas bibigyan pa namin ng sandali lang dahil i-groupings ko na sila. Friday, Saturday, Sunday. So yun na yung lalaban na. Good luck, Sir B-Boy. Matindi-tindi, no? Yung mga lansi ay mga lazy rounded mo, Sir B-Boy. Mga, pwede sa stag po, no? Late maturing. Late maturing. Kaya kinocross namin sa McLean. Late maturing. Kasi yung McLean, early maturing po. Early maturing yung red. Yung mga Kelso, sabi nila, hindi raw, pero kita ko. Ang best time ko sa dito? Medyo, late maturing din. Mature. Kasi sweater kinocross, pwede naman. Kasi early maturing yung mga sweaters. Kapon, Sir B-Boy, naglaban yung customer ko. Yung class bilang na super sweater ah. Ano lang, apak tari lang. Yung kalaban, nagmamayabang pa daw eh. Panood yung last fight kahapon. Ang ganun lang, kabit. Fight 90 plus ata yun, ano? Yata, oh. Yun, Boston. Boston. Boston sweater yun. Sabi nung, edi tatlong manok dala nila. Wala doon naglalabas ng manok.
Sabi eh na naman yung ano, mga dala Firebird. Kasi yung nakaraan Maclean wala sugat eh. And then ginawa nila unang sabi nila, wag natin ipakita yung mga ano, naka wingman. Eh wala daw talaga lumalabas. Nilabas nila gold. Ngayon yung nilaban nila panalo. Tapos nilabas nila ngayon yung ano, yung Boston. Yung Boston, patay din kalaban, talo yung Boston. Pero super sweater, nagyabang daw yung kalaban, sabi, 3 times na yan, pang 4 times yan. Sabi. Hindi sabi, sige, tignan natin. E tiwala talaga. Pagka ano, pinastiskin yung ano, kalaban. Sabi, ayos, ganyan pala maglaro yung 4 times winner nyo, ha? Sabi, kantsawa sila ngayon, no? Apaktari lang. Sabi ko nga, isend mo rin sa akin yung picture. Para ipapakita ko sa mga ano, sa mga clients. Nakakatuwa rin eh. So nagpadami kami ng mga itim. Nandiyan ang lahat. Tapos nasa, may poultry siya sa, di ba lang kung sa Cebu o dito sa World Trade Expo. Katabi ko si, ng booth si Art Lopez. Wala masyadong pumupunta sa kanya. Kita nga, dami dito. Lumapit, pumunta ako sa kanyang booth. Pagpunta ko doon, nagdatingan din yung mga tao. Tapos kung inipo ako ng manok niya, kala siguro bibili ako na, na nagbilihan sa kanya. Rinigaluhan ako. Pinipilit kong bayaran. Palitan ko ng kung anong gusto mong bloodline sa akin. May utang ako. Anytime. Ay, hindi na kumukuha. So meron din akong Art Lopez na black. Mel Sims din yata yung kanya. Ayaw, Mel Sims. Bali, ganun-ganun ko na lahat. Nangyayari rin po pala, Sir B-Boy, na ano, kunyari, mga boot-boot kayo, no? May pupunta rin sa inyo, tapos makikipagkwentuhan, tapos mag-aalok ng materialis nila, magbibigay, re-regalo. Si ano ang nagregalo? Si yung anak, ano na nila, pamangkin na, si Plaza. Eddie Bong? Hindi, yung mas bata. Ewan ko, nag-mayor din yun. Yun, Randolph. Randolph Plaza, nagregalo ng puti. Okay. Hindi ko masyado na gusto. Hindi ko lang kung ginamit ito. Sinubukan ko lang. Zanino White. Ah, Zanino. Eh, Sir Vibo, yung mga dumating po na import, ano yung pang-brood ka? Na puti? Opo. Regalo din yun. Ah, yung mga Slim Binoy? D-Mac. Isa siya sa kasama dito ng mga kanya. D-Mac? Gusto niya, una, gusto niya isalik ko kasi nakita niya yung puti namin noon. Diyan-diyan ang nagbitaw na. Puro panalo. So, impressed na impressed siya. Gusto niya magdala din ng mga panlaban dito. Palugunin. Ilalaban niya. Apo. Kami maghahanda o combine. So, hindi naman nakadating. Nagkaroon ng problema nga dahil sa COVID. Tapos nagpahabol siya pang breeding. Tinanong ko kung magkano. Bumali sa akin kasi dito ng... hindi naman masyado malaki, $1,400. Tapos yung, parang yun na yung bayad niya, mga malam. Pero sobra, madami. Oo nga po, marami-rami. Madami. So, bilang ba ako lang, hindi ko pa nakita sa Bitaw. Okay. Pag itaas ng malt, gusto ko makita sa Bitaw. Ah, kasi malt pa po ngayon, lugon pa. Ngayon, lugon pa. Mga Slim Benoist. Ah, yung mga Slim Benoist. Tapos pinakita niya yung picture, sama yung tatay niya. Bata pa siya, sama si Slim Benoist, kumakita niya. Galing, no? Eh, Sir Vibo, yung mga manok nyo po talaga na baldado na, anong ginagawa nyo po dun? Katay na yun, baga. Yung pwede pang i-breed, binibenta namin ng mura. Apo. 5,000 yung isa. Pagka puti, 8,000. Apo. Pag puro, 10 yata. 10 po. Wala na, hindi na pwede i-breed. Apo, kal na. Store ko lang. Takapatuka rin po yun. Alagaan pa. Space. Kuna kami ng space. Kaya yung construction namin. Yun nga po eh. May nakita kami banda dun. Ayun eh. Opo. Yun dito. Parang tapos na po dito eh. Non-stop construction po eh. Ayan. Yung mga nandun nila. Doon sa dulo na yun. May mga bago silang pinagawa dun. Ayan. Mag-increase kami ng ano ng capacity. Opo. Gagawin namin 2,500 pieces of life. Nasa 1,800. Kulang pa na ng mga 700. Dami. Meron na yata na nalagay ng higit 100. Tapos yung mga lumang bilang dito. Opo. Kulang, hindi ko alam kung ilan yun. Kapatid mo na yung nag-aalaga doon. May higit 150.
umorder ako ng galvanized, yung mga ganyan. Apa? Galing Pangasinan, nilagay din namin doon. Mm. Para lang kung magka-problema, at least may lagayan pa. Mm. May mapagtatanuan. Grabe. Non-stop po yung construction dito eh, no? Non-stop. Dumami na ang tumina ang sale ng July. Apo. Dahil sa ulan at mm. Yun, napagtatalugan. Ngayon, tumataas dahil alam nila na September magsasalang na uli. Apo. Early birds. Mm. So, medyo tumataas ang sale ulit. Mm. Tapos may mga orders din sa